Yung mga bagay na hindi mo kaya, oportunidad sa ibang. Ibig sabihin pala, kung gusto mong umasenso, dapat hilahan pataas. Ano yung pinaka-challenging moment sa pagninegosyo ni Jocelle? Since nga po wala akong knowledge sa franchising, no? That time po, yung kontrata ko, ako lang gumawa. So, ako po natutuwa ako noon. Ito yung pinaka-pagkakamali ko din dati. Masyado akong nagtiwala. Masyado akong naniwala na okay na yung business ko noong mga unang panahon. Nagbukas ka ng franchising. So, tanggap lang ako ng tanggap kung sino yung ina-open kong franchisee before. Kasi nga sabi ko, pera to eh. Correct. Masyado akong nasilaw sa pera noon. Hindi ko na kinilatis kung ang purpose ba nitong tao na to is parehas kami ng vision. Gusto namin, mahal namin yung brand namin. So, hindi pala. So, may franchisee ako nangyari dati. Tapos, kinuha niya yung recipe namin. Kinuha niya yung strategy ko. Tapos, nagpapa-franchise na rin sila. Your former franchisee became your competitor. Tama po. Ano nangyari? Sa ngayon po, hindi ko alam, pero gagayahin nila ako. Pero hindi nila ako kayang gayahin 100%. Bakit? Hindi kami parehas ng utak. Magagaya mo yung negosyo, pero hindi mo kayang kopyahin yung may-ari. Hindi mo kayang gayahin. Hindi ka natatakot sa competition? Hindi po. Maraming negosyante, ayan ang kinakatakutan nila. Competition. Bakit hindi ka takot sa competition? Siyempre, kapag may competition, doon ako natcha-challenge eh. Kaya ko yan. Kaya kong higitan yan. Ganun po yung inaano namin. Ganun ang mentality mo? Yes. Kumbaga, you compete within yourself. Yes po. Kumbaga, hindi mo masyadong tinitignan yung kompetensya mo, ang tinitignan mo yung sarili mo. Mm-mm. That you can actually better your best. Pero makikipag-compete ka nang hindi ka nananapak ng pagkatao. Dapat ganun. Dapat sa sarili mo lang. Kumbaga, kung kaya nilang lumakas, mas kaya kong lumakas dyan kasi mas magaling ako. Confident ka dapat sa sarili mo. Tama po. Dapat kilala mo at alam mo yung produkto mo. Mm-mm. Ikaw mismo naniniwala. Ano pa yung mga struggles? Una po, komisari. Wala kang komisari? Stockroom ko po sa bahay lang. Okay. Wala po yung husband ko. Ako nagbubuhat ng mga boxes ko. Nag-aarkila lang ako ng tricycle para i-deliver namin sa mga franchisee ko. Ganun po ang ginagawa ko dati. So, talagang nahihirapan ako kasi ako nagbubuhat, ako nagde-deliver, ako bumibili. Hanggang sasabi ko sa sarili ko, one day mag-iipon ako. Bibili din ako sarili kong truck. Kinaya mo yun? Kinaya ko, sir. Bakit? Siyempre, business ko to eh. Sino ibang magmamanage ng business ko, iasa ko sa ibang tao. Eh, that time, wala pa akong pambayad sa mga empleyado. Nagsisimula pa lang ako. So, sabi ko, ako magtatrabaho dito, kaya ko naman to, magbubuhat lang naman ako. So, ibig sabihin, at that point in time, buhay na buhay yung pangarap mo? Oo. Nasa imagination ko na rin. Bata ka pa lang, alam mo na. Sabi ko sa sarili ko, one day magkaka-business ako. Ang nasa isip ko talaga, bata pa lang ako, business. Ang gusto ko, coffee shop. Yung mga Hello Kitty team na coffee shop. Kasi yun yung favorite ko dati, Hello Kitty. Yung mga nakikita kong pinapalabas sa TV. Right. Mga coffee shop na magaganda, naingit ako. Pero yun nga, sinimulan ko yung business ko sa isang maliit na tent lang. Saan hinuhugot ni Jocelle yung lakas ng loob niya? Kasi ako, sir, naniniwala ako. Pag para sa'yo, para sa'yo. Hindi man ngayon, pero kung talagang para sa'yo yan, ibibigay yan sa tamang panahon. Alam mo, tama yan. Masyadong maraming tao, masyadong madrama. Gusto na kagad sumuko. Ano yung maipapayo mo sa mga ganong klaseng tao? Ako po actually, kapag may failures ako, hindi ako umiiyak eh. Bakit? Masaya pa ako eh. Bakit? Kasi iniisip ko, siguro kaya hindi binigay ni Lord sa akin to. Kasi may darating na mas okay. Yung mas okay na yon, dun ako mas magiging masaya. Or kaya hindi niya binigay to dahil may mangyayari sa akin kapahamakan. Ang iniisip ko lagi, positive mindset. Ibig sabihin, you believe that everything happens for a reason. Tama po. May dahilan lagi. Yes po. Ano-ano yung mga challenges na dumating sa'yo pagdating sa production and pagdating sa operational aspect ng negosyo mo? Wala akong mga tao that time eh. So, lahat ng idea, lahat ng pag-iisip ako. So, wala nga ako idea. Ako ang HR, ako yung sa logistic, ako lahat. So, iniisip ko, paano ba to, paano ganyan. Pero sabi ko nga, lahat ng bagay pinag-aaralan. Natututo ka based on your experience. So, unti-unti in 4 years, may sarili na kaming manufacturing. Hindi man sa amin, pero ang ginagawa ko, ayoko nang bigyan yung sarili ko ng panibagong trabaho. So, bakit hindi ako humanap ng manufacturer na tutulong sa akin at the same time, natutulungan ko din siya. Nag-collab kaming dalawa. Meron akong sariling manufacturing ngayon. Naka-collab namin. Pagdating naman sa production, meron din akong kausap na from China. So, nagkaroon na rin kami ng malaking importers ng mga cups namin. So, hindi lang ako yung nakakatulong, tinutulungan din nila ako. Dahil gumagaan yung trabaho ko dahil sa kanila. Kumbaga, na-attract mo yung mga tamang negosyante. So, sa palagay mo yung mga tao na yun na dumating sa buhay mo, talagang sinadya na magsama-sama kayo. Nagkaroon kayo ng isang napakagandang opportunity na natutulungan mo sila, natutulungan ka rin nila. Tama po. Yung mga bagay na hindi mo kaya, oportunidad sa ibang tao. Tama po. Kung ikaw yung tipo ng negosyante na alam mo, hindi ka expert pagdating sa production, hindi ka expert pagdating sa paghahanap ng mga raw materials, ng mga manga and etc. Dahil hindi ka expert doon, yun ay i-delegate mo na lang doon sa taong gustong at master nila yung proseso ng negosyo na ganong klase. Tama po. Ang galing. Oo, totoo yun eh. Kasi maraming mga negosyante na yan yung nagiging reasoning nila eh. Wala akong experience sa operation, wala akong experience
experience sa production, kaya nalugi. Ang maganda pala, kung wala kang experience niyan, alimbawa, expertise mo lang, magpaputok ng product, marketing lang, pupwede kang humanap ng supplier. Pupwede kang humanap ng mga nasa operational side ng aspect ng business mo so that yung marketing, which is your strength, doon ka mag-focus at sila yung makakatulong mo sa pagpapalago ng negosyo. Ibig sabihin pala, kung gusto mong umasenso, dapat hilahan pataas. Ano yung opportunity po pwede mong ibigay sa lahat ng nanonood ng podcast na to? So, sa mga gusto pong mag-business nga po, tutulungan po namin kayo kung paano magsimula ng inyong business. Sa mga interested po na mag-franchise sa Max Mango, you can send us a message po on our FB page, Max Mango Main Branch, and IG page po, which is maxmango.ph. So, sa lahat po ng interesado, sa mga gusto pong matuto, tutulungan po namin kayo from the very beginning hanggang matapos po yung contract nila sa amin. Ayan, and then they can also extend their contracts and yes, they po. Can add branches, no? Yes. Is there any limitation sa pagba-branch out nila? Wala po. Kahit 10 kunin pwede? Yes, wala pong problema. Alright, so sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng video na to, I strongly recommend, bihira akong magrekomenda ng isang franchising opportunity, guys, because I'm in the same industry. But for now, I'd like to recommend to all of you to franchise Max Mango. Tama. It's not because of the business, but because of the owner.